Hello guys, welcome back to my channel. And today meron tayong isang very common issue na isosolve and palagi itong naitatanong sa akin, which is yung hindi nagiging green yung mga client nila kahit nakabukas na. So meaning guys, may mga service yung Icafe8 client na hindi umaandar. Ang nakikita ko doon guys na problema is hindi nagsisync yung upgrade resources ng Icafe8. So kapag kasi mali yung installation mo sa una pa lang, kahit i-delete mo yung upgrade resources, ganun pa rin yung nangyayari. Okay guys, so pakita ko sa inyo nang mabilis lang kasi quick video lang naman to. So ganito na lang guys yung gawin nyo. Once nag-install kayo ng Icafe8, sundan nyo lang yung instruction na to. So usually guys, normal installation lang tayo. So remember guys, yung nagiging cause ng problem na yon is hindi nagsisync yung upgrade resources natin. So kung i-check nyo yung BDIS ninyo guys, wala yang laman. So once nakita mo yan na wala yang laman, ito yung sagot dun sa problema na yan. I mean, siguro meron pang ibang paraan and hindi siguro ito yung best way. Pero kapag ginawa mo to guys sa una pa lang, hindi nalalabas yung ganong issue. Okay guys? So normal installation lang tayo guys yung gagawin natin. I mean, ang palagi nyo itong makikita sa mga YouTube video na installation ng Icafe8. So guys, dito kung makikita nyo, yung image ko, image path ko, and may image na ako dito, pero wala pa yung upgrade resources ko kasi binura ko yan before ko in-install. Okay. So wala tayong upgrade resources dito. Natin yan. Login. And yan, configuration wizard. Start tayo. So guys, dito, kapag may image ka guys, ang number one na wag mong gagawin guys is wag ka munang mag-import ng image. Okay? Para hindi lumabas yung error na to. Guys, tatandaan nyo, wag kayong mag-i-import ng image sa configuration wizard para hindi lumabas tong problema to. Okay guys? Next lang natin yan. Okay? Natin ang pasigurado. Lagyan natin ng T, light change, okay.
As you can see guys, normal na yung installation natin. Sa Icafe8 guys, once na may mga dinownload kayo ng mga installer, make sure guys na yung CPU usage nyo hindi yan mataas. Okay? Once tumaas yan guys, ibig sabihin, alam na na may tanim. Alam na guys na may tanim yan. Okay? So, huwag kayong basta-basta mag-download ng mga installer. Dapat, marunong din kayong kumilatis. So guys, before tayo mag-import ng image, kailangan gumawa muna tayo ng image natin dito sa image management. So gawin natin, click natin server manage, image manage, click natin itong plus na to. So dito guys, create lang tayo kahit anong pangalan yan. Kahit lagyan mo lang yan ng 30 GB. Create mirror. Makikita nyo guys, yan, nag-create na tayo. And check natin dito sa image. So yan guys, meron na tayong upgrade resources once na nag-create tayo. Okay. And i-check natin yan. Kung makikita nyo guys, 49.8. So, dapat guys ito, lumaki ito ng at least mga 256 yan. Okay. So, gagawin nyo lang guys is once nag-create ka ng image, anta-antayin mo lang yun na yung 49 or 48.9 na yon is lumaki siya. Okay? I-refresh, refresh mo lang yung ano. Para. So guys, once ganito na yung size niya, okay na yan. Then, ang gagawin natin, dito sa image manage, click natin itong test na to, didelete na natin yan, okay? At the same time, didelete na natin yung physical file, okay? Then, ang gagawin natin is pwede na tayo mag-import ng image. So, import ko na yung Windows 10 ko, yung dati kong image. Import okay. Then, ang gagawin ko dito, mag-generate na ako ng client. So after generate, tutok na natin yung image na yun. Hindi ko sure kasi guys kung ano talaga yung nagtitrigger nun. Pero once import ka kagad ng image, yung upgrade resources mo guys, stuck lang siya dun sa 49 MB na yun. Okay. Then try natin mag-open ng client. So, makikita nyo guys, green na yung client ko. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, green. Normal din yung boot natin. And yan, nare-remote ko yung desktop natin. And makita nyo guys, yung BDIS natin is meron siyang lamang mga files. Okay? Nangyayari kasi guys, once itong BDIS na to, wala siya lamang files. Maraming mga service na hindi handa. Including guys, yung pag-super user. Okay? So, yun lang guys, ang gagawin nyo para maiwasan yung ganung klaseng problema. Okay? So, sa pag-install pa lang ng Icafe, gawin nyo na yon. Or kung nangyari na sa inyo yan, gawin mo lang is uninstall mo lang muna. Then delete mo yung upgrade resources and yung folder ng installation ng Icafe8. Okay? And once na nagawa niyo yon and naging successful, mag-comment lang kayo. Okay, guys? And kung nagustuhan niyo yung video nito, please like the video and kung hindi pa kayo subscribe, please click the subscribe button and see you on my next video.